Hi guys, welcome back to my channel. At ang topic natin for today is expectations versus reality ng isang OFW sa Taiwan. So, kung interesado ka, please keep on watching. Guys, ako nga pala si Melody sa OFW dito sa Taiwan. At kung bago ka sa akin channel, please don't forget to click subscribe button down below. Kulang alam kung dito o dito siya. Parang husky yung voice ko. Sensya na guys. Kagigising ko lang kasi. Ang number one expectation ko, akala ko laging malamig. Akala ko laging winter ba? Kaya nung bago ko todo effort kami bumili ng mama ko ng jacket. Kasi kala namin lahat ng panahon nila dito malamig. Yung pala nagsasummer din dito guys. Pero kapag nag-winter naman, sobrang lamig naman talaga. Yun lang nga lang, akala ko nung bagong-bago ko, buong panahon nila. Kagaya ba sa atin, buong panahon natin mainit diba? Akala ko dito sa kanila, buong panahon nila winter. Pero hindi pala. Yan ba naman yan? Number 2 expectation ko guys. Akala ko, madali yung trabaho. Akala ko yung katulad ng sa Pinas na. Kasi guys, nagtrabaho din ako ng factory worker sa Pinas. So akala ko yung feeling ganun lang din. Pero hindi. Samahan pa ng homesick and stress guys. Hindi siya madali. Pero hindi ko naman nila lahat. Hindi ko naman sinasabing lahat ng trabaho dito sa Taiwan eh mahirap. Siguro yung experience ko lang noona. Pero in time, masasanay din kayo. Number 3 expectation ko guys. Akala ko, madaling makipag-communicate sa mga Taiwanese. Kasi diba nung nasa Pinas naman tayo, hindi naman tayo ni-required na pag-aralan yung language nila. Yun nga, nahirapan ako noon makipag-communicate nung bago ako dito sa Taiwan. Pero tutulungan ka naman ng mga kapwa mo Pinay. Pero yun nga yung medyo nahirapan ako. Lalo na kasi sila, hindi sila, hindi ko naman nilalati, hindi sila ganun kagaling mag-English yung iba. Hindi sila marunong. So, wala kang choice kundi pag-aralan yung mga basic language nila para kahit pa paano pag-communicate kayo. Yung iba naman guys, marunong mag-English. Kaya lang, yung pag-English kasi nila iba. So, kahit minsan nga eh, ikaw na yung mabubobo. Katulad yung, may mga salita kasi sila guys na hindi mo talaga maintindihan kahit English na yung sinasabi nila. Kasi may dinadagdag sila sa huli. So, huli ng mga words. Iaano mo yung sarili mo dun sa kung paano yung way ng pagsasalita nila para magkaintindihan kayo kasi hindi sila ang mag-a-adjust para sa'yo. May number 4 and last expectation, guys. Akala ko, madaling yumaman sa abroad. Madaling yumaman pag nag-Taiwan ka. Hindi yan totoo, guys. Hindi madaling yumaman sa abroad, guys. Reality check. Not unless yung pera mo, sarili mo lang, not unless napunta ka talaga sa sobrang gandang company na nagpapasahod ng 50k isang buwan. Hindi kasi all the time maganda yung takbo ng performance ng company. Kumbaga, hindi all the time laging may OT, ganun. May time talaga na sa isang buwan, wala kayong OT. Expectations, kala ko magiging ganto ko. Yun pala. So guys, hanggang dito na ang aking video for today and I hope guys may natutunan kayo. Pasensya na ako, medyo napaiksi kasi biglaan lang din naman to. Sa ating mga kababayan na may balak mag-Taiwan, please guys, don't expect too much para hindi kayo ma-disappoint sa dadatnan niya dito. So hanggang dito na lang nga and I hope na magkita-kita ulit tayo sa aking next video. Thank you for watching, bye!